O marangkada na ngayong araw ang taas singil sa toll sa SLEX. Posibleng para iyang masundan sa susunod na taon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Sunod-sunod ang dating at alis ng mga bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Balik Maynila na ang mga umuwi ng probinsya mula sa long weekend, undas at barangay elections. Yun nga lang, sinalubong ang mga bus at maging ang mga pribadong motorista ng mas mahal na toll sa South Luzon Expressway, 10 hanggang 30 pesos, depende sa class. Ang dagdag sa kasalukuyan toll ng mga mula Calamba patungong Alabang, kung magmumula naman sa Calamba at papunta sa Santo Tomas, Batangas, 4 hanggang 8 pesos ang dagdag. Pero ayon sa Toll Regulatory Board, masusundan pa ang toll hike sa susunod na taon. Inuutay-utay lang ang pagpapatupad nito base sa napagkasunduan ng mga stakeholder at ahensya. Provisional adjustment po ito, provisional the approved toll fees, titignan at susuriin pong muli ng ang tanggapan kung naangkop pa bang ipatupad yung kalahating or second tranche by next year. Pagtitiyak naman ng TRB, ang toll hike ay para rin sa pagpapabuti ng serbisyo ng expressway. Itong Santo Tomas Toll Plaza ang dulo ng expressway para sa ilang bumabiyahe papunta sa bahagi ito ng Batangas, Quezon at Bicol Region. Sa ngayon ay sinimula na ang pagpapagawa ng tinatawag na Toll Road 4 na magkokonekta dito sa Santo Tomas papunta sa Lucena para mapabilis ang pagbiyahe sa kasalukuyang 4 na oras sa 1 oras na lamang. Target na matapos ang proyektong ito sa taong 2026. Sa gitna nito, umaalma ang ilang provincial bus operator. Sunod-sunod na raw ang toll hike sa mga expressway na dinadaanan ng mga bus. Nasa 10% raw ng kita ng mga ito na pupunta lang sa pang-toll. Sabayan pa yan ng mahal na presyo ng diesel. Babala nila, kung lalo pang tataas ang diesel, mapipilitan silang maghain ng petisyon para sa taas pasahe sa bus. Sa ngayon, nasa 85 pesos ang pinakamahal na diesel sa Metro Manila. Pero posibleng mabawasan yan kung matutuloy ang rollback sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, posibleng hanggang 1 peso and 30 centavos ang bawas sa kada litro ng diesel. Maaari ring matapyasan ng gasolina ng hanggang 60 centavos habang hanggang higit piso sa kerosene. Bunso daw ito ng pagbaba ng demand dahil sa paghina ng pandaigdigang ekonomiya, pagtaas ng supply sa world market, at epekto ng giyera ng Israel at Hamas. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.